May tanong kung morally correct ba or morally right na yung kasama mo sa call center, nagbebenta na ng produkto, tapos kinopya mo, nagbenta ka ng parehong produkto sa parehong grupo ng tao. Pero for me, yun nga, yung scenario na yun, it's like going to be a competition pa rin. Eh, dito naman kasi sa atin, if you're always looking for additional income, finances, it's always going to be challenges. It's always about who is always on top. Hindi mo masasabi na there's something wrong that someone will be selling same product within the same market. It's always about competition talaga. Yan nga, di nyo na matatanong. Kasi meron kaming dalawang kasamahan, pareho naming ka-team na nagkaroon ng conflict dun sa produkto tsaka sa grupo ng tao binibentahan nila. Ngayon, yung isa naming kasamahan, yung nauna nagbenta, siyempre, hindi naman masama loob niya, pero parang nagtampo. Parang nagsabi siya na hindi na daw siya magbebenta. Ngayon, nakausap ko yun isang beses, kakausap ko. Hindi naman maling ano. Magbenta rin yung isa naming kasama. Pero kakausap ko niya, pagalingan na lang kung sino yung mas maraming mabebentahan. Ngayon, parang sa call center kasi maraming issue eh. Konting bagay issue dyan. So yun, medyo lumalaki yung issue. At pag-uusapan namin ngayon. Dati kang nagtitinda ng banana chips. Kung baka sakaling dumating yung pagkakataon na nagsabay kayo nung isa nating kasama, nagtinda siya ng banana chips, sasama ba loob mo? For me, hindi. Kasi ako naman, yung pagtitinda ko, it's not something na, it's, hindi ko naman taga siya lalong karere. It's like something na kukuha lang ako ng additional income lang. For me, hindi naman ako talaga doon nagpo-focus. It's just like tinry ko magtinda ng banana chip. Pero before, nag-focus ako magtinda ng pagkain. Baga, walang sama ng loob, no? Magtinda ka, magtinda siya. As long na parehas kami bumibenta, wala naman. Kay mas malaki pakitain niya or sa akin maliit. Wala naman masama dyan. Ayun nga, kasi mga kapatid, mga kaibigan, kung di nyo na may tatanong, kaming dalawa kasi may pinakamalaking kinikita dito sa account namin. Si Mike, sahod niya talagang malaki. Malaki pa sa supervisor. Ako, malaki siya in terms of kasi may mga pautang ako. Bukod sa pautang, nagtitinda rin ako ng vape. Pero hindi porque malaki sahod namin, hihinto na kami doon. Kami nga nung panahong kami malaki sahod, rumaraket kami. Kami yung nag-encourage sa mga kasama namin na pag negosyo kayo, magtinda kayo, subukan yung kumita. Kasi bihira yung call center agent na rumaraket eh. Alam lang nila, papasok sa sahod, uubusin yung pera. Papasok sa sahod, uubusin yung pera. Ayun. Shoutout kay Ruby. So yun, sinishare lang namin na may mga pagkakataon na kailangan humanap tayo ng pagkakitaan. At kung nagkataon naman na may kasama ka sa trabaho na pareho kayo nung naisip ng pagkakakitaan, walang sama ng loob. Pagalingan na lang kayo magbenta. Ano yan? Sales talk, kumbaga. Kahit sabihin mo parehas ang product nyo, nasa sa'yo na lang kung paano didiscard, paano mo akitin ang market. So, even though you do have the same market, it's up to you on how, kung paano mo siya gagawing attractive. Lately nga tinawag kitang silent millionaire na ang sabi mo. Ikaw mismo hindi mo napansin na yung palang net worth mo, kasha, in terms of kasha, umabot na ng 7 digits, multiple 7 digits. Paano naging diskarte mo? Paano ka nakaipon ng ganung kalaking pera? To be honest, dumaan kami sa wala. Sa wala. As in talagang wala. Naalala ko pa nung pinaghahatian pa namin ng wife ko yung isang noodles brand. Buntis pa siya noon. As in, wala kaming ipon brand. Kailan yung starting point na parang nakaka-recover kayo, nakakapagsubi, nakakapag-save? Kailan yun? Tsaka bakit? Anong naging pagbabago? Siguro it started nung nag-decide ako na call center.
when I went into the call center industry, doon ako nagkaroon ng ano, nakita yung opportunity na hindi na pwede ka pang kumita bukod doon sa sinasahod mo. Oo. Ang ginawa namin muna ni Life is nag-ano kami. Nagtinda kami ng pagkain. Magkano kita? Actually ano naman? Pwede ko naman sabihin reasonable. Reasonable naman yung kita. Kagaya niyan, side-line namin na ni Kuya Melz is nagpapautang kami. So, yun, medyo mabilis ang pasok ng pera. Uh-huh. And then, kagaya niya, nagtitinda din kami. Yun, mabilis ang flow ng pera. And then, ang advice lang namin sa mga mga magtitinda is like, consume nyo lang yung, itabi nyo yung kita, then utilize nyo yung puhunan. Nabanggit mo one time nagpapaswipe kayo ng credit card. Hmm. Tapos malaki na yung ano, limit niya eh. Sa katagalan na ginagawa niyo yun, na-improve yung limit. Paano diskarte niyo? Paano niyo na sisiguro na hindi kayo tatakbuhan? O anong klase ba yung sinaswipe niyo? Kakilala lang. Kakilala lang. Yun talagang kakilala lang. Paano kayo kumikita? Paano terms? Nag-a-add pa kayo ng certain amount or percentage ng amount na isa-swipe nila, paano yung discard? Yung ano dyan, ang discard is, depende kung ano kasi yung item na kukunin nila. Di ba, meron kasing 0% interest, meron kasing 10% interest. So, depende kasi dun sa product na ipapaswipe nila. Hindi mo na sila, kami, ang ano kasi namin, as much as possible, ayaw kasi namin tubuan na malaki. Kasi ang habol din kasi namin is hindi dahil sa gusto namin kumita, gusto din namin makatulong. Okay. Kaya ang ginagawa namin is we do not take advantage dun sa tao. So kung magkano lang talaga yung interest, yun lang talaga. Pero piling-piling tao lang, hindi pwedeng lahat. Kaya kailangan yung trusted lang, na alam mo na hindi magkaka-abuse yan. Thank you, Kuya Mike. Ngayon, takeaway po. Any takeaway dun nga sa issue nung nagkakasamaan loob kasi pareho ng negosyo, pareho ng customer. Anong masasabi nyo sa kanila? Ang ano ko lang dyan, ang takeaway ko lang dyan is, ano, there is always a huge market out there. All you have to do is take advantage. There's no, don't limit yourself porket meron kang kakompetensya. Kahit parehas kayo, kahit parehas ang market nyo, nasa sa'yo, ikaw nang bahala kung paano mo i-develop yan. Kasi hindi naman porket parehas kayo ng binibenta, wala ka nang kikitain. It's all about sales talk lang lagi yan. Sales talk lang yan. Kung paano mo i-encourage sila na ma-attract sa product mo. Kung ang sari-sari store nga, tabi-tabi, pero kumikita. Ano pa kayo na nandito sa loob? Nandiyan na yung market, di ba? Sports lang tayo dito. Walang sama ng loob. That's it for today's video. Next week, mag-upload kami ng panibagong video. Thank you for watching, guys. Share nyo kasi pag hindi nyo share, pala kayong 13th month. Malapit na, guys. End of November, release na. Watch out na lang sa 13th month.